Hello, 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 and welcome na naman po sa isang candle making tip and tutorial. At ang pag-uusapan natin ngayon ay pouring temperature. At bago tayo magsimula, I would like to welcome you to my channel, MacDC Works. So yung ating topic ngayon ay pouring temperature kapag tayo ay gumagawa ng candles. Ano ba ang behavior ng molecules ng matter? Makakatulong ito para maintindihan natin kung ano yung nangyayari sa ating wax kapag tayo ay gumagawa ng kandila. At bakit nag-iiba ang outcome kapag nabuo na ang ating candles. So, ang molecules ng solid or ng buong wax, kung makikita ninyo, magkakadikit ang molecules ng ating solid state of matter. Wala masyadong space for movement, kaya sobrang minimal ang movement ng mga molecules. Ang sunod natin, kapag inilagay natin ito sa ating double boiler or sa ating melting pot, magkakalayo-layo ang mga molecules ng ating candle wax. Kaya bahagyang gumagalaw ang mga molecules at nagkakaroon tayo ng space kung saan gumagalaw ang ating wax. Kapag sobrang mataas ang temperature, nag-e-evaporate siya. Bakit? Dahil sobrang malayo ang mga molecules at mabilis ang paggalaw ng ating molecules ng wax. Kaya kung mapapansin niyo, kung sobrang taas ng temperature, nababawasan yung dami ng candles na nagagawa natin dahil yung ilang portion ay nag-e-evaporate na. So, ano ba yung epekto ng movement ng molecules habang nabubuo yung ating candles? For example, tama lang yung taas ng temperature natin. So, bahagyang magkakalayo yung ating mga candle molecules. At dahil uniform or mainit pa yung laman ng ating vessel, magkakalayo pa rin ang mga ito. Pero, dahil inilagay natin siya sa isang container, yung labas ng ating container at yung ating candle wick ay malamig. At ito yung mga unang parts na lumalamig kapag tayo ay gumagawa ng candles. Kaya ang behavior ng ating mga molecules habang lumalamig ang mga ito ay dumidikit sila doon sa mga part na malamig habang ang candle natin ay nagsosolidify from melted wax at nagiging solid wax na ito. Kaya kapag nabuo yung ating candle at sobrang taas ng ating pouring temperature, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating sinkhole dahil yung mga molecules na dating magkakadikit na nagkahiwa-hiwalay, kapag lumamig na, dumidikit sila doon sa part na malamig. Kung mapapansin ninyo dito sa ating next part ng ating presentation, meron tayong tatlong vessels. At ang una nating gagawin, maglalagay tayo ng mataas na temperature ng melted wax. At kung mapapansin ninyo, after magbuhos ng wax, clear ang laman ng baso. Ang next naman nating gagawin ay palalamigin natin ng kaunti. Kung mapapansin ninyo, mas cloudy or nagiging maputi na yung laman ng ating pouring pot. At pagkabuhos natin ng candle, mas mabilis siyang nag-iba ng kulay. At ang last naman natin na gagawin ay kapag mas pinalamig pa natin yung wax, sobrang maputi na yung kulay ng ating melted wax. Kaya pagbuhos natin, mas mabilis siyang magsosolidify. Kung mapapansin niyo, mas mabilis na buo yung candle natin na number 2 at number 3 at mas smooth yung kanyang surface. At matapos nating mapag-usapan ang epekto ng temperature sa ating candles, meron akong ilang mga assignments sa inyo. Dahil ang ating napag-usapan lamang ay general information kung ano ang epekto ng temperature sa ating mga candles, kailangan alamin din ninyo ang tamang temperature ng pag-mix ng ating candle. Hanggang gaano kainit mo ba tutunawin ang iyong wax? Anong temperature mo ilalagay ang iyong fragrance oil sa iyong melted wax para hindi maubos ang amoy ng fragrance oil kapag ito ay naging kandila na. At alamin ang pinakaswak na pouring temperature para sa iyong candles. At
para magawa mo ito ng mas maayos, mas maganda kung meron kang thermometer kapag ikaw ay gumagawa ng kandila. At ang pinakahuli naman ay mag-subscribe sa aking channel kung hindi ka pa nakasubscribe for more candle making tips. And maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana meron kayong natutunan at makatulong ito sa inyong candle making journey. And again, ako po si Mark and this is my channel, Actisi Works.